Hello guys! Welcome back to my channel. Shaky ba ang video mo? Lalo na pag naglalakad ka or nasa travel ka, kagaya nito? For this tutorial, tuturuan kita kung paano mapaganda ang iyong mga video using Hyperlapse sa iyong Android phone. So keep on watching! Ang una natin gagawin ay i-open natin ang ating Play Store para ma-install ang Microsoft Hyperlapse Mobile. Type natin. And then click. Ito pong klase ang i-download ninyo. So sa akin po, naka-install na siya para mas madali. At i-open na natin ngayon. Pag na-open na po ninyo ang Microsoft Hyperlapse Mobile, may makikita po kayo dyan na import and then record. Kung gusto nyo mag-record, click the record and then pag mag-i-import kayo ng video na nagawa na ninyo para mas lalo siyang mapaganda, so click the import. And then maghahanap tayo ng video na ilalagay. So ang napili ko itong video ko na to, ayan, yung kaming dalawa na naglalakad sa may mall. Sobrang shaky na ito kasi naglalakad tapos nagbi-video, talagang maalog talaga siya. Hindi ko pa siya pwedeng i-play ngayon, later po ipapakita ko sa inyo. At pag okay na, click the check. Yung pag-import ng video, 100% po intent po natin. Pero kung maikli lang naman yung video nyo, sandali lamang po siya. At ayan guys, tapos na siyang ma-import. So may nakikita po kayo na 4 times. So ibig sabihin yan, 4 times na bilis. So ibaback natin siya para mag-normal. Ayan. And then pag okay na po, click the check again. At maghintay po ulit tayo ng, para sa save niya, maghintay ng 100% ulit. And then, ayan, tapos na po siya. Wala na po kayong pipindutin dyan dahil iti-check pa po natin. So, gagawin po natin dyan ang back. And then, may nakalagay na discard this recording. Click OK. Ito na po yung resulta kanina ng inedit natin. Makikita ninyo dito sa before, sobrang shaky siya. Ayan talaga, masakit po talaga sa mata. And yung sa after naman, yung pagbabago niya. At ito po yung isang sample ng aking nakuhang video from Indonesia. Makikita nyo rin dito guys, yung after niya na sobrang naging smooth na kumpara dito sa may before. At kung hindi po natin siya inedit, hindi natin siya nilagay sa Hyperlapse, pwede tayong magkaroon ng mga negative comments sa ating mga viewers. Dahil pag matagal po na sobrang shaky ng video ninyo, eh, masakit po talaga sa mata panoorin. Sana po ay may natutunan kayo sa aking video na ito. Don't forget to like, subscribe, and click the bell button below para lagi kayong updated sa bagong video na i-upload ko. So, thank you for watching.